Magandang hapon po sa lahat ng aking mga kabataan at sa lahat po ng aking mga kaibigan from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon pong hapon ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa ko sa kotse ko ngayong tayo ay nasa lockdown. Kasi ang tagal-tagal ko nang hindi nagagamit ang aking sasakyan mula pa noong March 11 na nawalan kami ng pasok dahil sa lockdown. So, ano ang ginagawa ko sa aking sasakyan para hindi masisira ang kanyang makina? Mga guys, ipapakita ko sa inyo dahil ngayon ay pupuntahan ko ang aking sasakyan. Nga pala, wala kaming parking sa baba, kaya pupunta lang ako doon sa kung saan ako nagre-rent ng parking. Kaya, tingnan natin ano ang aking ginagawa para lang hindi masira ang sasakyan. Tara na, samahan niyo ako ngayon, ha? Samahan niyo ako. Hello, go, go! So ngayon ay kompleto na yung gadget. Kompleto na ngayon ang aking mga face mask at face shield. Pupunta na tayo sa aking parking. Pero bago yan, isususi ko muna yung bahay. Kasi baka alam nyo na, kailangan safe din. Susi ko muna. Samahan nyo ako sa pagsusi ng aking bahay. Para makapunta na tayo sa parking. At ngayon kompleto ako. Kailangan may face mask. Baka hulihin ako. So here we go. Kasi nasusi ko na. Ayan, punta na tayo sa aking parking. Punta na tayo mga guys sa Dubai. Ayan, bumababa na ako, papunta na ako sa parking. Medyo malayo-layo nga lang ang konti, pero makakarating din tayo kaagad dyan. Malapit lang. Ang parking ko ay dyan lang sa a few meters away dito sa bahay namin. So, punta na tayo. Punta na tayo. Punta lang ako ngayon. Ayan, medyo malayo lang. Ayan. Punta na tayo. Lalakad lang tayo ng konti. Punta tayo sa... Lalakad lang tayo ng konti kasi hindi naman kasi masyadong malayo. Konti-konti lang. Kaya lang syempre mainit eh. Ngayon, pagpunta sa aking park. Maraming mga pasalubong na sasakyan. Pero malapit na tayo. Naglalakad lang ako mula sa bahay namin papunta sa aking parking. So siguro a few meters lang punta na sa parking. So malapit na. Naglalakad lang ako. Kaya wala kasing parking sa baba ng bahay namin. Kaya nagtitiis ako na, yeah, magbayad na lang ako ng rental para sa parking. Pero malapit na tayo guys. Konting lakad na lang. Ayan, malapit na. Para makita natin anong pinaggagawa ko sa sasakyan kapag kaganitong lockdown. Ang init ng araw ngayon, nandito ako sa Manila. Kakaine. Ayan, malapit na ako. Malapit na ako sa ating parking. Malapit na. Ito na. Malapit na ako, guys. Nandito na ako sa parking ko ngayon. Ito na. Malapit na. Tingnan ko lang kotse ko. Tingnan. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba ako ngayon? Medyo mainit eh. Hindi ko nakikita ang sarili ko. Pero, malapit na tayo sa ating parking. Malapit na sa parking area. Yeah. Hello guys, yan. Nandito na ako ngayon. Nandito na ako sa aking sasakyan. At ngayon titingnan ko, ipapakita ko sa inyo anong ginagawa ko lang na kalokohan kapag ganito mga lockdown at wala naman ang tagal-tagal ko nang hindi nakikita ang aking sasakyan. So ano ang gagawin ko sa sasakyan ko? Tingnan natin kung ano ang aking gagawin. Guys, ito ang ating gagawin sa sasakyan. Bigla naman akong na-surprise mga kabataan.
Ang gusto ko lang gawin, mag-vlog ako kung ano ang ginagawa ko sa sasakyan ko kapag lockdown. Nagulat ako pagdating ko dito, merong gasgas. May gasgas dito sa parking na may gasgas sa tagiliran. Buti na lang hindi malaki. Grabe naman to, naka-stress naman. Magba-vlog lang ako pagkatapos gasgas ang aking nakita. Grabe naman. Hindi ko naman na ini-expect na sa pagba-vlog ko lang, titingnan ko ano, ipapakita ko lang sana sa inyo kung anong ginagawa ko kapag ka ganitong lockdown. Eh, ayan na ang nangyari. Bigla na lang pala naman na meron pala na gasgas ang aking sasakyan na hindi ko rin naman alam kung sino. My goodness. Medyo nakakalungkot pero wala na tayo magagawa. Andyan na. Andyan na. Wala na tayo magagawa. Andyan na ang mga pangyayari. So siguro, pakita ko na lang sa inyo kung anong ginagawa ko kapag ka ganitong matagal na nakabakante ang sasakyan. Ang ginagawa ko lang po talaga, pagkatapos kong ma-check yung mga gulong, katulad ng mga gulong kanina, na-check ko na yung apat na gulong, okay naman yung apat na gulong. Ang susunod kong na-check ko na yung gulong, ay che-check ko na lang syempre nga, tulad nga nun, yung body. Nakita ko ngayon, merong gasgas. So kung sino mang naggasgas nito, sana naman kausapin naman ako. Dahil dito naman kami sa isang compound lang naman talaga kami nagpa-parking. So ngayon ay ano bang ginagawa ko tulad ng sinabi ko sa inyo, wala naman akong ibang ginagawa. Kung hindi, ini-start ko lang ang aking sasakyan. So na-start ko na siya kanina. Chine-check ko lang din yung mga aircon. Chine-check ko lang yung aircon katulad kanina, aircon. At chine-check ko lang kung okay naman. And ngayon ang gagawin ko lang, na hindi naman talaga secret, hindi talaga secret. Alam nyo kung anong ginagawa ko lang. Dahil matagal na hindi nagagamit ang sasakyan, ang gusto ko lang talaga mag-urong sulong. Yun lang naman, wala akong ibang ginagawa. Urong sulong lang para lang ang mga gulong ay medyo maayos. At saka para lang ang makina natin ay hindi masira sa tagal na hindi nagagamit ang sasakyan ngayong lockdown. So urong sulong lang, yun lang naman ang gusto kong i-share eh. Kaya lang dahil sa gusto kong i-share ang urong sulong, hindi ko na malayan, ako pala'y naurungan na. Kung sino man yung umurong na yan, sana magsabi ng totoo. So ito na ang gagawin ko, urong sulong lang. Here we go. Uurong lang tayo mga guys. Wala naman tayong ibang ginagawa kung hindi urong sulong lang. Wala naman talaga akong ginagawa. Wala akong ginagawa kundi mag-urong sulong lang ng sasakyan. Urong sulong lang para lang ang nga sabi ko nga hindi masira yung makina. Yun lang naman ang gusto ko ipakita. At saka ito yung tinitingnan ko lang ang kung okay ba ang level ng mga gasolina, mga ganyan lang naman. Kailan nga hindi ko sinasadya ako ay nabulaga. Ako ay nabulaga sa mga pangyayari dahil meron pa lang sabi ko nga kanina may umurong sa akin sasakyan. Hay nako. Ka-stress. Nakaka-stress. O ayan, umuurong na ako ngayon. Para nagwawala pa itong sasakyan ko dahil nagagalit siguro at may umurong sa kanya nang hindi naman nagsabi man lang ang ano nakaurong. Nako, medyo dumidilim yata dito sa aking ano. Urong sulong lang. Nakakainis. Ayan, urong sulong. I don't know. What's wrong with my sasakyan? Parang may mali.
What's wrong? Well, mga kabatang, ang problema ko pala talaga ang aking gulong. Bahala ko lang talaga sana na mag-vlog tungkol sa kung anong ginagawa ko sa sasakyan ko kapag lockdown. Ako ang nasorpresa kasi bukod sa may gasgas na yung likod ng aking sasakyan, meron pa pala akong problema sa gulong. Kasi nung in-start ko para sa aking urong sulong, nakita ko na ang aking gulong pala ay malambot. Kaya pala parang hirap sa ang sasakyan ko. So ngayon, buti na lang meron ako nito. Itong aking portable na panlagay ng hangin. So kahit paano na ilagay ko, pero nakakatakot pa rin ibiyahe ito ng mahaba kapag hindi ko napapacheck pa rin sa vulcanizing shop. So for now, mga kabatang, yan lang muna. Akala ko ay masusurpresa ko kayo sa aking paraan na ginagawa para hindi masira ang makina ngayong lockdown. Hindi ko inaakalang ako pala ang masusurpresa. Bukod sa may gumasgas na sa aking sasakyan, meron pa pala akong flat na gulong. My God, sakit sa ulo. Pero ano't ano man, mga kabatang, maraming salamat. Kahit paano ay na-share ko sa inyo ang ginagawa ko sa sasakyan ko. Kapag ka ngayon lockdown, ano ang ginagawa ko sa sasakyan ko? Ang ginagawa ko lang talaga sa aking sasakyan ay aking pinupuntahan dito. Ini-start ko yan every week. Start. At saka urong sulong lang. So hopefully hindi masira ang makina. Yun lang naman. Medyo kinabahan ako, mga kabatang, pero gano'n na lang muna. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Sana may ma-share akong mas maganda sa susunod. Kaya magandang laging chine-check ang sasakyan eh. Yan ang reason. Check nyo lagi ang inyong sasakyan ng kahit na papaano. Dahil kung hindi, talagang posibleng meron na palang sira. So mga kabatang, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli na lang ng aking gagawing pag-share about sasakyan. Thank you. Bye. Bye everyone. Bye.